Maraming mga bagyo ang dumarating sa bansa natin, maging sa mga ibang bansa. Maraming iba't ibang uri ng tawag sa mga bagyo. At sa iba't ibang lugar ng mundo, iba't iba ang anyo ng bagyo. Pero kung tutuusin, meron lang dalawang klase. At yan po ang ating nais na pag-aralan, the two storms. Ang dalawang uri ng bagyo sa ating buhay. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay Diyos ng bagyo. Your God over the storm, and your God over our lives. We thank you for who you are, our Creator, our Sustainer, the one who loves us unconditionally. Salamat, O Diyos, dahil sa iyong walang hanggang pangunawa, pagmamahal, pagtulong sa amin. Linisin niyo nga po kami't patawarin sa mga kasalanan at nagsagayin walang maging sagabal. At mawala rin, Panginoon, ang anumang nasa aming puso na hindi niyo ikinalulugod, na mawawala lang sa inyong pagpapatawad. On our own, we cannot cleanse ourselves thoroughly, but your love, your forgiveness, cleanses us. Thank you, Lord. May you now speak to your people, strengthen us, empower us, heal and guide us. We ask you, Lord, to give us quiet hearts, able minds, healthy bodies, so we can give you undivided attention. Protect your people from all harm, from all works of evil, evil spirits or evil men. And we ask, Lord, enrich us, lead us, be the speaker. We seek you, thank you, we love you. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Matthew 8:23-27. Then he got into the boat, and his disciples followed him. Without warning, a furious storm came up on the lake, so that there were waves, the waves swept over the boat. But Jesus was sleeping. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. He replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. The men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Nawa ay lalo pa tayong parunungin ng Diyos sa pagbasa ng mga salitang ito, kasaysayan na alam na ng marami sa atin at ilang beses nang natunghayan. Alam natin na sila ay sumakay sa isang bangka, ang Panginoon kasama ang kanyang mga alagad, at nung nasa kalagitnaan na sila ng paglalakbay, isang bagyo ang bigla na lamang na nabuo at sobrang malalakas na hangin ang siyang nagpauga-uga sa kanilang sasakyan, malalakas na alon ang sumasalpok-salpok at nanganib ang kanilang mga buhay. Ang mga alagad ng Panginoon ay karamihan ay mga mangingisda. Kaya alam nila kung ano ang bagyong nakakatakot, alin yung bagyo-bagyuhan lang. At itong bagyong ito, tumakot sa kanila ng gusto, nangaha sila nagisingin ang natutulog na si Jesus na hindi man lamang naabala ng bagyo para pa siya sigurong idinuyan-duyan at lalo pang sumarap ang tulog. So yung bagyo na tumakot sa mga disciples, yung bagyong nagpahimbing naman ang tulog ng Panginoon. So mayroong isang bagyo, may dalawang reaksyon sa bagyong ito. At nung nagising ang Panginoon, dahil siya nga ay pinukaw, sabi niya, ano ba kayo? Napakahihina naman na inyong mga pananalig. At ang kanyang ginawa, sinaway niya ang alon, sinaway ang hangin, tumiwasay, tumahimik ang buong kabaligiran, at yung kanina'y takot, napalitan ng paghanga sa kanya, sa puso ng mga alagad. Let's talk about the storm outside. Narito yung sasakyan na ito, at meron siyang bahaging medyo ilalim na pwedeng higan, at doon nga tahimik na nakahiga ang Panginoon at meron siyang inunan doon na maginhawang bagay. But there was this raging storm outside the vessel, outside the boat. And the disciples and Jesus, as we have seen in the story, were on the boat together. Isang bangka, maraming sakay, pare-pareho lang na nakasakay doon. They were in that same boat together. We have seen that a furious storm outside rocked the boat. And Jesus remained asleep, calm, and mysteriously peaceful. He was even restful. The disciples were afraid of drowning, so they roused the Lord. And they asked Jesus to save them. Jesus rebuked them for their lack of faith, and then rebuked the winds and the waves that obeyed him and calmed down. The men were amazed. Yun yung bagyo sa labas. Yung bagyo sa labas ng sasakyan ay nagtagumpay na takutin at guluhin
yung mga alagad kasi meron pang isang bagyo. The storm inside. This is the unsaid. That which you can see only between the lines. The storm outside was common to Jesus and the disciples. Pareho lang naman silang nasa bangka, pareho lang silang nakakalog, pareho lang silang inuuga ng bagyo, pero magkaiba ng reaksyon. Why did Jesus react differently to the storm that was happening and raging outside the vessel? And why did the storm have different effects on Jesus and the disciples? The storm outside did not bother Jesus because he had no storm inside him. Payapa yung kanyang loob, tahimik, tiwalang-tiwala sa Diyos Ama sa langit, walang atraso sa kapwa, walang baggage, walang guilt, walang galit, walang jealousy, walang bagyo sa loob na pwedeng kapitan ng bagyo sa labas. He was calm and peaceful inside him. Alam natin yan na kung minsan maraming nakawan na nangyayari sa isang kumpanya, pag nagkaroon ng investigasyon, meron palang insider's complicity. Meron palang tagaloob na nagbukas ng pinto kaya nakapasok yung magnanakaw. Meron palang tagaloob na nagbigay ng mga sikreto kung paano nanakawan itong isang bahay, isang kumpanya. May kakampi sa loob yung nasa labas kaya nagtatagumpay pumasok. Ngayon, yung bagyo, kung isipin natin na isang uri ng magnanakaw o isang kriminal, may kakampi sa loob sa puso ng mga disciples kaya nakaya silang pasukin. The storm outside scared the disciples because they had spiritual storms inside them, as we can see in every other story that we read or hear about in the New Testament. These men, though they were with the Lord already, had a lot of trouble inside of them. Kaya may landing point, merong foothold ang bagyo. Ecclesiastes 11:10, banish anxiety from your heart and cast off the troubles of your body. Yan ang laging paulit-ulit na itinuturo sa Old Testament man o sa New, na paalisin mo, itaboy mo, tanggalin mo ang mga alalahanin, mga bagabag, mga gulo ng iyong kalooban at isip. Alisin mo yan sa iyong katawan, alisin mo yan sa iyong isip. Kasi nagmimistulang mga bukas yan na pinto na nag-iimbita pa ng iba pa mga gulo para pumasok din. Spiritual and emotional storms whistle around. They rock the boat of our lives. They threaten even the believer. Sa atin man ngayon, kahit ka Bible-believing, Christ-centered, evangelical Christian, marami pa rin bagyo. Maraming bagyo sa labas. Bagyo na financial. Sometimes bagyo na physical health. Bagyo na mga pagsubok na mga competition. Bagyo na iniwang ka ng mahal mo sa buhay o ayaw sa'yo ng gusto mo. Maraming bagyo. At yung mga bagyo na yan sa labas, nagiging makapangyarihan sa panggugulo sa atin kung merong kakampi sa ating puso. Sa loob. This could be fears relevant to survival and well-being. This could be fears of loss or hunger or poverty, sickness, danger, or even death. Sometimes they are fear of aloneness or sadness and emptiness. These are storms that can be outside, but also storms that can be inside. Anong mga laman ng puso natin sa sandaling ito? Anong mga bagyo ang nandoon, nagpupuyos, swirling, shaking us, jolting us? These are storms inside, in the mind, in the heart. Storms and fears inside open the door for storms outside to come in and terrorize a person. Pag maraming baggage sa loob, maraming iniisip, maraming alalahanin, madali ring magulo. Nagugulo nung labas. Napapansin nyo ba na pagka kayo pagod, mas madali kayong magalit? Kasi may bagyo ka na sa katawan mo, kaya madali ka nang maapektuhan ng may maingay lang na anak mo, nainis ka na. Pero kung ikaw naman ay mahaba ang tulog at masarap na masarap ang pakinandam, kahit anong ingay ang gawin, di ka nainis. Kasi may bagyo ka na sa loob, madali kang bagyuhin sa labas at naapektuhan ka rin. Kung sobra kang gusto magpa-impress sa bisita, konting mali lang ng hain ng mga naghain, kung may katulong ka, anong katulong, galit ka agad.
Pero kung hindi ka naman obsessed magpa-impress, hindi ka magagalitin na God. Kasi meron kang agenda kung minsan na gustong-gusto mong maabot. Pag hindi mo naabot, you get upset. Kaya may mga tao na mas relax kaysa sa iba. Halimbawa, ang magkapatid na si Mary at si Martha. Dumating ang Panginoong Hesus sa kanilang bahay para magturo. Ang inatupag nitong si Mary, maupo doon at makiupo sa kalalakihan para marinig yung turuan. At si Martha naman became very busy with the kitchen. Hindi masama, dahil siyempre, sino naman papakain, sino maghahain. Pero meron siguro pa siyang ibang iniisip, yung sobrang gandang hain, sobrang ayos na pagkain. You know, sometimes you are a perfect host, not because you love to please, but probably because you love to impress. Magkaiba yun. So what is in your mind? If you like to impress, you get upset easily if the impression is not being made. Kaya nung gulong-gulo si Martha at sinabi pa niya kay Lord, yung babae nga na yan na Mary, papuntahin mo Lord sa kitchen at nang matulong-tulungan ako, maraming gagawin. Hindi naman siya pinakinggan ni Lord eh. Luke 10:40-41. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Relax ka lang. You don't have to be a perfect host. We can have a very simple meal. What is important is to partake of the spiritual meal that your sister had chosen for herself. And that is the better choice. Sabi ni Lord, relax ka lang. Mary was one with Jesus, so she was serene. Well, Martha was not, so she was vexed. Ang goal ni Lord magturo, si Mary na upo para matuto. Yung goal ni Lord at goal niya pareho, tahimik ang loob niya. Pero iba yung agenda ni Martha. Magkaiba sa agenda ni Lord. Ang naging dahilan, ang naging bunga nun, ligalig na ligalig siya at gulong-gulo. The result was that she was worried and upset about what Jesus called needless things. Hindi naman totally, completely needless yon, but compared to the benefit of being still, quiet, and listening to the teaching, yung maging busy sa kusina became needless all of a sudden. This should not be. Dapat walang ganung gulo sa loob ng isip because Jesus and the believer are one. Because Jesus and the believer are on one boat together. Hindi dapat na natakot yung mga disciples. Bakit? Eh, kasama ni Lord sila at kasama nila si Lord. Paano naman lulubog yung bangkang yun? Eh, nandun si Jesus. They were in the same vessel. At kung maaalala natin that Jesus is with us, that Jesus is in us, hindi ka magpapadaya doon sa bulong ng mga hangin, ng mga bagyo na hindi mo kaya yan, nag-iisa ka. Dapat ka nang matakot, dapat ka nang nervyosin. Kasi iba na ang usapan, sobrang bagyo na yan. Sabi sa Galatians 3:28, you are all one in Christ Jesus. And if we can extend the application, we are all one with Christ Jesus. Kakampi natin siya. Kasama natin sa ating team. On the boat, Jesus was the other half of the fellowship. He was calm and restful. Meanwhile, the disciples were the other half of the fellowship and they were worried and troubled. The storm outside scared them. Dahil sila mang mismo, meron na talagang baon-baon ng mga fears, worries, and cares. Kaya ang dali na nilang maapektuhan. Parang sakit, mga kapatid na nakakahawa. Pag meron ka ng mga nakadeposito sa katawan mo ng mga atraso, kulang ka sa tulog, kulang ka sa bitamina, kulang ka sa pahinga, ang dali mo ng tabla ng sakit ng iba. Lahat naman ng mikrobyo naglutang lang sa hangin. Pero bakit may tinatablan? Merong hindi. Kasi magkakaiba tayo ng level of resistance at that point. So meron naman na silipon na, yung isa naman hindi. Meron na hawa na ng TV dun sa isang katabi, yung isa hindi. Kasi may panlaban sa loob. Kaya hindi lang yung sakit sa labas ang pinag-uusapan, yung resistensya mo rin sa loob. Yun nga ang mas mahalaga eh. Hindi mo naman kayang iwasan ang sakit na naglutang sa hangin ah. Pero kaya mong palakasin ang iyong loob, yung iyong health, laban sa mga yan. And this is the thrust of what we like to discuss.
maraming bagyo sa labas. Pag nagpa-apekto ka dyan, hindi ka na matatahimik kahit kailan. Hindi mo naman mapipigil, dumadating talaga yan eh. Kaya mo bang pigilin ang pagdating ng bagyo, ang pagputok ng bulkan, ang pagtaas ng tubig, kung talagang tumataas yan. Pero kaya mong pigilin ang reaction mo sa iyong kalooban. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. May magagawa ka tungkol sa iyong attitude dyan. So ano yun? Bakit nagiging matatakutin? Most of the time by conditioning. May dalawang bata, yung isa pwedeng-pwede siyang matulog sa kwartong patayang ilaw. Merong isang bata, hindi pwede, natatakot. Siguro sinanay ng mga magulang yung pagbadilim, ayan, may mumuo ka dyan. Natakot tuloy sa dilim. Merong mga bata na matatakotin sa kung ano-ano, meron naman hindi. No? Merong makaamoy lang ng kandila, ang naiisip, multo. Meron mo, pag nakaamoy, sabi niya, wow, spa. Ano ba talaga ang naaamoy mo sa kandila? Depende kung anong condition ang nangyari sa iyong utak. Ngayon, kung nakakondisyon sa iyo, pag may storm, delikado yan, matatakot ka talaga. Pero pag may ibang nakakondisyon na una doon sa iyong isip, magiging ibang iyong pananaw. Madalas mga kapatid, hindi mahalaga kung ano yung nakikita. Ang mahalaga, paano mo tinitingnan? Paano mo ina-assess? Paano mo pinapahalagaan? Ngayon, yung mga believers, mga anak ng Diyos, wala nang ginawa kundi humingi ng kaligtasan, magpaligtas na magpaligtas sa Diyos. Troubled believers always ask for help, salvation, and rescue. Not knowing, not realizing, and not remembering that they are already saved. Lagi tayong Diyos ko, iligtas mo po kami. Ligtas na nga tayo eh. Kung ligtas na yung kaluluwa mo, yung espiritu mo forever, niligtas ka na rin sa buhay na ito, sa mga ganyan. Nalilimutan lang natin. We forget who God is. We forget who we are. We forget our status. So we always begin from zero or negative. Jesus is already with us. Katulad ng mga disciples, ang naalala nila yung bagyo, nalimutan nila, nandun si Jesus sa bangka kasama nila. So pag ang tinignan mo yung bagyo, masisiraan ka ng loob, matatakot ka. Pero kung maaalala mo, kasama mo si Lord, mabubuang yung loob, tatapang ka. At saka, siya na mismo yung nagpapakitang tulog. Liban na lang siya ay batugan na hindi naman. Liban na lang siya ay ignorante na hindi naman. Alam niya yung nangyayari. Ba't niya kayang matulog? So kung kayang tulugan ni Lord yung bagyo, edi dapat tumabi ka na lang doon, makitulog ka na rin. Dahil siya nga itong Panginoon, hindi naman ikaw. Pero nalilimutan natin yung kahulugan na kasama natin siya. Kaya kung minsan, Lord, samahan mo po ako. Ano ba? Kailan ba kita iniwan? Diba? Lagi akong nandito, parang mali yung prayer. Nasasayang ang prayer mo. That the Lord is on the same boat as God. Pagnado ng Panginoon. Paano mo hihilahin sa pagkalubog si Jesus? Imposible. Hihilahin ka niya sa paglutang. Hindi mo siya pwedeng idamay doon. Eh, nakiisa na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Nakiisa na si Jesus. Paano pa siya ipapahamak? So, makinig ka lang sa kanya, dadaling ka niya sa ginhawa, sa kaligtasan. So, Jesus rebuked the men for their little faith. And then, He rebuked the storm. Nauna pa yung tao na nirebuke. Kasi siya talaga yung problema, hindi naman yung bagyo eh. Dapat naman talagang bumagyo. Kumisa, nagiging personal lang sa atin. Okay, matandang puno, nabunot ng bagyo, natumba. Eh, siyempre, para tumubo naman yung maraming mga maliliit na buto sa ilalim nun, na habang nandun yung malaking puno na yun, hindi na sila magkakachance tumubo eh. So, kailangan may mga sangang mabali para meron naman bagong sumulpot ng mga sanga. Kumisan lang nga, nagiging personal. Siyempre, kailangan kumidlat para ma-recharge sa mga electrons yung atmosphere. Huwag ka lang patama. Kailangan natin lahat yun. Huwag mo masyadong personalin. So the storm in the story calmed down. And then the believers remembered the fact that Jesus is Lord, even over the winds and the waves. Mabuti pa yung hangin at saka yung alon nung sila'y pinatahimik, tumahimik. Yung mga tao, ilang beses na tinuturuan, manahimik. Hindi manahimik. Halos ang pinakamaraming turo ng Panginoon sa Bible, fear not. Don't be afraid. Believe. Trust me. Trust God. Paulit-ulit yung tema na yan, pero hindi mangyari sa buhay ng tao.
Kasi para na tayong conditioned and wired and trained to worry, to be afraid. Kaya ang argumento ng Panginoon, who of you by worrying can add even just one day to your life? Even just 1 hour? You cannot. So why worry? It will not accomplish anything. At pag worried ka, takot ka, nasisira lalo ang maganda mong pasya, maganda mong desisyon, lalong nakakagulo-gulo ang iyong buhay. Paulit-ulit ang tema ng Panginoon sa peace, tulad ng si John 14:27. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. In fact, this is a kind of peace according to the scriptures that is beyond understanding. A peace that transcends understanding. Ibig sabihin yung peace na pag sinunod mo yung common sense, hindi ka magiging peaceful. So bakit yan nagkakaroon na sabihin? It's beyond understanding. It's miraculous. But it is the kind of peace that Jesus wants us to have. Yan ang pinakakailangan nating lahat. Baka kung minsan akala natin, kailangan natin ng pera. Yes, pero hindi talaga yun ang kailangan natin, peace. Pag may peace ka na, may pera ka or not, may peace ka. Pareho lang yun. Minsan, ang kailangan natin, health. Hindi naman lahat ng healthy people, peaceful. Peace ang kailangan mo, healthy ka or sick, kung meron kang peace. Payapa ka. Nabubuhay ka na hindi naguguluhan. So, Jesus calmed the physical storm, but Jesus also calms the deadlier, the more dangerous, and the less noticed storm. It is the storm inside. Kung minsan, ipinapatamboy natin kay Lord yung bagyo sa labas, meron pala tayong dapat unahin, yung bagyo sa loob. Si Mary Magdalene, ang lakas ng bagyo sa loob. Luke 8:2, women had been cured of evil spirits, including Mary Magdalene, from whom 7 demons had come out. Biro niyo, 7 demonyo daw yung lumabas kay Maria Magdalena. Kung yun naman ay actual literal na demonyo, o sagisag ng napakaraming nagpahirap, nagpagulo, nanakot, sumira sa kanya, lahat yun napawi, nawala. Noong ang kapayapaan ng Panginoon ay kanyang tinanggap. Kaya napakabuo at tahimik ang kanyang loob na siya ang nakaharap habang ang Panginoon ay ipinako at namatay at inilibing. Siya pa yung nakasunod dun sa libingan. Kaya siyang nakakaalam kung saan naroon ng libingan. Buo kasi loob. Napalitan yung mga nakatirang impakto sa buhay niya ng kapayapaan. So ano-ano mga impakto ang nakatira sa atin? Marami yan. Galit. Habang may galit kang inaalagaan sa iyong puso, there's a demon that lives in you. Jealousy. Meron ba kayong kinakaingitan sa buhay? Pag naiingit kayo doon, edi meron kayong bagyo sa loob. Dadaan lang yun at maganda yung haircut. Galit na galit ka na eh. Kasi nung dumaan yung bagyo sa labas, may kakampi sa loob, apektado ka agad. Eh kung hindi ka naiingit, dumaan siya, ang ganda-ganda. Tatanungin pa, huwag isang ka nagpagupit, papagupit din ako, na-appreciate mo. Every form of criticism is a cry for help. Pag kinikriticize mo, 99% inggit ka. Kasi kung hindi ka naiingit, tapos kinikriticize mo, bakit mo kinikriticize? Di ba kung hindi ka naiingit, dapat maawa ka kung talagang nakakakita ka ng kapintasan? Pero bakit ipinag-iingay mo pa yung kapintasan niya? Ba't inilalakas mo pa malaman ng iba? Kasi gusto mo siguro siyang ibaba dahil naiingit ka. Isa yan sa mga napakalalim na bagyo sa puso ng tao. Meron po mga kapatid, mga hindi mapagkatulog. Gulong-gulong isipan. Laging natatakot, nininerbios. Pero nung nagpa-counsel talaga, nung sinuri ang dahilan, may galit, may inggit sa puso. Merong mga sama ng loob na nandun, inaalagaan kaya tagal-tagal na. At inaalagaan pa, hindi lang hinahayaan na nandun. Laging sinasariwa kung kanino siya nagalit, bakit siya nagalit, at bakit dapat patuloy siyang magalit. O halimbawa, meron kayong mga ganong alaga sa puso, konting mga problema lang, apektado na kayo. Kasi mahina yung loob. May mga kalaban ka na nandun sa loob. Paano ka lalaban pa dun sa nasa labas? When demons are driven from within, we become serene. Then we become difficult to scare and to vex. Kaya isa sa mga
hinahangaan natin, lalo sa ating sinaunang kultura, yung buo ang loob. Hindi hati. Matining ang loob. Hindi madaling gulatin, hindi madaling takutin, hindi madaling malito. Kasi payapa ang kalooban. At isa yan kuminsan sa dapat na tinitingnan mo sa tao. Yung mga in love at gusto na magpakasal, tinitingnan nyo ba kung yung talagang gusto nyo maging partner, eh, buo ang loob. Tahimik ang kalooban. O ang dali-dali niyang maligalig, ang liit-liit na bagay, galit. Eh, paano pa kung malaking bagay, galit na siya. Ngayon, hindi lang dapat iwasan ng ganito mga tao. Dapat talaga sila ipanalangin, turuan, tulungan, akayin. Pero bago yon tayo muna. Baka tayo yon. Sa Mark 5:15, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind. Itong taong to, 2,000 demonyo ang tumira sa kanya. Nung pinalayas ang Panginoon, dati siyang agitated, ang gulo-gulo, hindi siya matahimik sa isang lugar. Ayun, nakaupo, tahimik. Alam niyo ba yung maupo lang sa isang lugar, accomplishment na yan? Kasi may mga taong sobrang gulo ng loob at isip, hindi pwedeng maupo ng matagal. Tayo, upo, lakad, tayo, upo, hindi mapakali. And he was dressed. Ibig sabihin, dating undressed. And he was in his right mind. Dahil napaalis yung mga nakatirang bagyo sa buhay niya. Ano kaya yun? Dapat natin isipin, baka mayroong nakatirang bagyo. A resident evil in our hearts. That's why it is easy for the other evils around to affect you so much. Sabi sa Matthew 11, 29-30, sabi ng Panginoon Jesus, learn from me and you will find rest for your souls. Pero rin yung may bagyo, ang tahimik ni Lord, restful siya. Kumisan, hindi mo malaman kung may inis ka o hahanga sa taong mga sobrang restful. Diba? Yung dapat nang mag-alala, tahimik pa rin. Yung nagtataka ka, saan kumukuha ng peace of mind tong taong to? Lagi na lamang nakakatulog ng mahimbing, samantalang ako, balisa. So at the end of the day, ikaw yung puyat, siya yung hindi. Kasi siya yung hindi masyado nag-aalala. Don't mistake this for irresponsibility, ha? Meron naman talaga nakakapagtaka, dapat na maligalig, hindi pa naliligalig. No? Mga ama ng tahanan na wala nang kakainin yung pamilya, eh, tahimik na tahimik pa, at pa na enjoy pa mag-tong eats. Diba? Parang, saan ka kumukuha ng peace of mind? Irresponsable ka kasi. Siyempre, meron a certain level na dapat ka nag-iintindi. Pero hahangaan mo yung tao na kaya niyang palampasin ang mga bagay. Dahil tahimik ang kanyang kalooban. If storms outside easily scare you, test your heart. Baka may bagyo sa loob. Kung kayo mga kapatid, sabi niyo, ako irritable, ako madaling magalit, ako parang laging nagugulo, natatakot, naninervyos, maghanap-hanap kayo ng nagtatago ng mga impacto sa loob ng puso. Kasi dapat paalisin, katulad kay Mary Magdalene, 7. Yung 1,000, o sino dyan ang tatalo doon? Baka meron. Kaya wala nang masaya, wala nang maganda, lahat na lang pangit, lahat na lang nakakainis, lahat na lang nakakagulo. Kasi sa loob mismo magulo. Yes, indeed, in life there are some what might people might call scary facts. One is that there are and there will be storms outside. Dami niyan. But what is the reassuring fact? That Jesus is on the boat with you. Kahit may global warming, nando si Lord sa'yo, kasama ka. Kahit maibang exchange rate ng dollar, kahit na gumulo ang mundo, si Lord, pag nasa puso mo, yung effect sa'yo ng magulo na yon, kung hindi man totally wala, konti lang. Eh, ba naman nagugustuhin mong maapektuhan ka masyado? Samantalang pwede namang hindi masyado. You can have peace inside. No storm can ever sink or drown or destroy Jesus and you together. Pag kayo ni Lord na magkasama, you are unsinkable. Kasi, hindi dahil ikaw ay ikaw, kundi dahil kasama mo ang Panginoon. No darkness will be dark because Jesus is light.
Pagkakasama mo si Lord, nasa isang madilim kang kwarto, akala mo lang yun. Pero kita ni Lord lahat kasi siya ang liwanag mismo. At siya ang nakakakita para sa'yo. Pwede mo siyang pagtiwalaan. Pagka parang hindi mo kaya ang isang bagay, kung gusto ni Lord na makaya mo yun, imposible pa sa kanya, ang samahan kanya para mo kayanin. So don't always worry. Don't always be afraid. And don't always ask to be saved. Kasi saved ka na. Kung nasa Panginoong Jesus ka na, saved ka na. Tama na yung kapapasave. Saved ka na. Tapos na yun. It might be good news how to be saved. But the better news is, saved ka na. Dapat siguro ulit-ulitin natin yun eh. Pag ang Panginoon nasa puso mo na, in-internalize mo na yan, pinagkatiwala mo ng buhay mo sa Kanya, tinanggap mo na siya sa iyong buhay at ikaw naman namumuhay sa Kanyang kalooban, ang tagal-tagal mo nang saved. Ba't ka pa magpapasave? Enjoy your salvation. Ibig sabihin, hindi ka lulubog. Hindi ibig sabihin na physically, hindi ka magkakasakit o hindi ka sasakabilang buhay. Mangyayari talaga yun dahil paano ka naman pupunta sa kabilang buhay kung hindi ka matatapos sa buhay na ito. Pero yung marami tayong kinakatakutan, dapat yun isipin mo. The Lord is with me. The Lord will never allow evil to come to me and to happen to me. And if He does allow it, maybe it's not really evil. It is what is good for me. Pagtitiwala na walang patakaran, nandun lang ang kapayapaan. Kaya huwag na siya habang laging nag-analyze. Mga kapatid, pag ang pananalig niya sa Panginoon, yung talagang solid, sold na kayo doon, masaya na kayo doon sa level ng paniniwala niyo, huwag niyo nang palitan, yun na. Tahimik na yun. Kesa kung ano-ano pang ina-entertain mo, pinag-aaralan mo, binabasa mo, para ka lang guluhin, ano na papala mo kung magulo ka? Kumisan, habang dumadami yung alam mo, gumugulo yung isip mo, sabi ni Solomon. Sabi, hindi naman sinabing huwag ka na mag-aaral, pero pagka ang tinatakbo ng pinag-aaralan mo patungo sa gulo ng isip, bitawan mo, gugulong isip ko dito, ayoko nang ganyan. Kasi sabi ni Lord, faith really moves mountains. And if you have faith, of course, not all our faiths are informed. Hindi lahat ng faith natin supported by facts. But it is not knowledge that gives you peace. It is faith. Katulad sa bagyo, alam mo yung knowledge of gravity, alam mo yung knowledge ng velocity, alam mo yung knowledge ng lahat ng pwedeng mangyari, matatakot ka eh. Eh kung ang binapairal mo, faith, doon ka lang matatahimik. Kaya kailangan pananalig. You only need to internalize and remember and apply that truth. 1 John 5:18, Jesus keeps the believer safe. And the evil one cannot harm him. Huwag ka laging natatakot. Romans 8:38-39, For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang pwedeng maghiwalay sa iyo sa pag-ibig ng Diyos. At pag alam mo yon, tahimik ka. Wala kang pwedeng puntahan, gawin, maranasan na hindi mo kasama ang Diyos. So don't let storms, and don't let the storms outside and inside scare you. Most fears are just illusions, imaginations, extended imagination. So rebuke and calm the storms inside you and no storm outside can bother you. Parang palakasin mo ang iyong katawan. Mag-exercise ka, kumain ka ng tama, magpahinga ka. Yun ang laban mo sa sakit. Tatalbog lang yung sakit pag dumarating sa iyo kasi merong kang strength sa loob. At ganun din mga kapatid sa ating spiritual life. Strengthen your spirit inside of you. Continue to ponder God's Word. Immerse yourself in the promises and teachings of God. Immerse yourself in prayer. Develop your faith. Surround yourself with believers who are faithful to the Lord and who are strong in their faith. At yun ang nagiging panglaban mo sa mga bagyong dumarating at darating pa. Rebuke and calm the storms inside of you. Mas mahalaga yung nasa loob kaysa nasa labas. The same heat that melts the wax hardens the clay.
Di ba, pagka merong pang oven, lagyan mo ng kandila sa loob, painitin mo, tunaw. Pero maglagay ka ng palayok na hilaw pa, titigas. So may lumalambot, may tumitigas, may natutunaw, may nabubuo. The same heat. Tulad itong bagyo na ito, may naguguluhan, may natutulog. The same bagyo. So anong gusto niyong effect sa inyo ng mga bagyo? Tulugan. The only way to do that is to continue to develop your personal relationship with God, your faith, and to continue to believe that God loves you and God takes care of you. Pwede mo naman baligtarin yun. Don't believe that. Doubt that. Pero ano magiging bunga sa'yo? Mayroong mga nagtatanong pa nga eh, Pastor, kung may isang po, parang may mga verses na sabi nung isa A, tapos sabi nung isang verse B, ano po ba yun? Mali ba yung isa? Yung isa tama? Sabi natin na, well, kung nandiyan pareho yan, di parehong tama yan. Baka nagbumuka lang magkaiba kasi hindi mo kayang pagdugtungin sa isip mo dahil sa scholarship mo. Kaya mukha talaga magkaiba. Ngayon, ipagpalagay na, halimbawa magkaiba talaga, eh di parehong tama yan. Dahil parehong nandiyan yan eh. Eh, saan po ako lalagay? Eh di kung saan ka masaya doon kalumagay. Diba? Kung kasan ka tahimik. Katulad ng may mga verses sa Bible na ang baptism dapat lubog. Meron naman sa sabi, ay, pwedeng wisik, pwedeng buhos. E, saan po ako? E, di ko saan ka masaya. Ayaw mo mabasa ng gusto, di doon ka sa wisik. May hinahawakan ka, ba't mo ginugulong sarili mo? Pag meron kayong choice ng application, mga kapatid, saan ka ba masaya? Meron pa nagtatanong, Pastor, totoo po ba yung tithing tapos na Old Testament lang on you? E, pareho namang may verses na magsusupport niyan eh. E, saan po ako? Eh, di ko kung saan ka masaya. Diba? Isipin mo, ano bang magpapasaya sa damdamin ko, sa kalooban ko? Kasi alam ko naman yung konsyensya ko, baka naman lahat kayo sumaya doon sa wala na, no? Diba? Isipin mo rin, tama ba tong kasiyahan ko? Is this a selfish kasiyahan? Or is this a kasiyahan because I know that what I'm doing is correct? So, huwag niyong ginugulo nga sarili niyo kumisan. Meron pa, Pastor, ilang po ba talaga pinakain? 5,000 o 4,000? Ano yung problema mo kung 4,000 o 5,000 yun? Basta marami. Hindi. Tahimik ka. Bakit mo laging ginugulo? Diba, Pastor, pwede po ba akong mag-tongues or not? O eh, kung ina-allow at ina-encourage sa yung congregation, meron naman talaga mga verses na nag-encourage, di mag-tongues ka. Pero kung nakakagulo ka sa iba, manahimik ka, mag-tongues ka sa isang sulok. Dahil kailangan ka pa bang may audience para ka mag-ganon. So, dapat, pagka matagal na tayo sa Panginoon, mga kapatid, hindi na puro basic questions. Hanapan mo na kung saan ka maginawa. Pumanap ka ng lugar kung sa katahimik, payapa at masaya. Di doon ka mag-operate, lalo at covered ka ng verse. May lupa pa problemahin yung kabila. Dahil doon sila masaya eh. Kaya may mga Silent Night Christians, may mga Joy to the World Christians. May mga kantahan na ang haba, dalawang oras na, hindi pa tapos. Eh kung doon ka masaya, di doon ka umattend. Pero kung pag ikalima na, ano ba, ang dami namang kanta. Di huwag ka doon, lumipat ka sa maiksi ang kantahan. Kasi maiksit mahaba, pareho lang naman yun eh. So, saan ka masaya? Saan ka tahimik? Saan ka payapa? Huwag mong guluhin ang buhay mo. Pwede po ba akong kumain ng dinugan? Diba? May nagsasabi naman talagang huwag. Sabi naman ni Lord, kahit anong kainin mo, ubra. Mayroon nagsasabing huwag, huwag may dugo. Saan ka ngayon masaya? Kasi kamisan, kinikitira natin masyado to play it safe. Remember that the Lord sets us free. Kailan kaya natin ma-appreciate yung kabaitan ni Jesus na sabi niya, I came that you may have life and have it to the full. That when the sun sets you are free indeed. Marami sa atin, Jesus had already set us free, but we don't behave like free people. Lagi nilang naghahanap ng bawal ba o hindi bawal, pwede ba o hindi pwede. Yung ang higpit-higpit, ang sikip-sikip ng mundong ginagalawan, eh kaya nga namatay si Jesus para akuin na yung lahat ng kulang natin. Tanggapin nyo na hindi kayo magiging perfect kahit kailan, hindi magiging perfect yung kapatiran, kaya nga pinerfect na ng grace ni Lord. Yun na lang ang paglalagyan natin ng ating pansin. Kahit hindi perfect sa tingin natin yan, perfect yan sa tingin ng langit kasi pinuna na ni Christ lahat ang kulang niya eh. Of course, a true believer will not abuse that. But a true believer will have peace knowing that he cannot be perfect this side of eternity. And you charge to the cross whatever you cannot accomplish yourself. Kaya nga may cross. So relax and enjoy the journey. Hindi bawat bagyo nagpapalubog ng barko,
Pero kahit man lumubog yun o hindi, pagka napuyat ka na, hindi ka na nakatulog, nag-alala ka na, para ka na rin lumubog nun. At kung natuloy ang paglubog, dalawang beses kang lumubog, nung unang ini-imagine mo at saka nung natuloy talaga. Ang problema sa sobrang imagination, kahit hindi matuloy ang paglubog niyan, at least minsan ka nang nagdusa, para ka na rin lumubog. That's why isa sa mga dapat nating dinidisiplina, mga kapatid, yung pag-iisip, yung imagination. Sobrang imagination. Pastor, mag-aasawa pa kaya ako? Marami po nagkakahiwalay. O eh, nagkahiwalay kayo, talaga hindi na kayo magkasundo. At least, siguro naman, sumaya ka kahit dalawang araw nung nag-honeymoon kayo sa Palawan, nakahiram ka ng kasiyahan. E di meron ka ng baon hanggang tumanda kang kasiyahan, binabalik-balikan mo sa iyong puso. Kesa you play it too safe, thinking baka maghiwalay din, wag na lang, wala ka man lang naranasan. Kasi you play it too safe. Your safety is in the hands of Jesus. It's not really in your hands. So sa Kanya ka magtiwala, sa Kanya ka lumapit, sa Kanya ka laging manalig, at lagi naman natin siyang kasama. Gano'n natin katagal bago maunawa, nakasama natin lagi si Lord. At hindi kasama na judgmental, ha? Kasamang umuunawa. Nagpupuno sa kulang, nagpapatawad sa mali, nagpapaliwanag sa madilim, nagpapaayos sa magusot. Masarap siyang kasama, hindi katulad ng maraming religious people. Nakakainis kasama dahil lang higpit, no? Although, of course, the Lord has very clear standards. But you must never forget that God is gracious. He wants you to be this, but if you cannot be this, His loves make you this, although you are not really. Pagka na-internalize natin, mga kapatid, we will be more forgiving of ourselves. And we will be more forgiving and loving of other people. Then tatahimik ka sa buhay. Ano ang mga storms sa buhay na nasa puso? Guilt. Malaking storm yan. Ang daling guluhin ng taong merong guilt feelings. Ang dali niyang puyatin, ang dali niyang takutin. Anger, bitterness. Halos more than 90% of all psychological and psychiatric problems ng tao ang pinagmumulan, anger, bitterness, envy. Pagka hindi mapagkatulog, gulong-gulo ang isip, laging nalilito, natatakot. Pagka talaga sinuri niya yung nakaraan, yung buhay niya, under informed interview o sharing, may lalabas at lalabas, may mag-emerge na isang pattern. Either ang taong ito nakulong sa isang galit nung araw na hanggang ngayon, galit pa rin niya. O galit niya sa mundo, sama ng loob at himutok, o kaya inggit, paninibugho. Yan ang dinadapuan ng mas marami pang mga bagyo. Kaya sabi sa Bible, don't give the devil a foothold. So don't let the sun go down on your anger. Ibig sabihin, sige, natural lang magalit, pero huwag mong patagalin. Kasi pag nasa loob mo yung galit, doon papasok si Satanas. Yun ang nagbubukas ang pinto, nasa loob na kasi siya, eh. Magkaka-foothold ang iba pang mga evils. At ang mangyayari, lugi ka at the end of the day. Isa pa siyempre na storm sa loob ng puso ng tao, inaalaga ang kasalanan. Hindi naman yung kasalanan na dumadapo-dapo, dumadating-dating, napapatid-patid ka, nadadapa ko minsan, nangyayari yun sa lahat. So don't over-condemn yourself or others. Pero yung kasalanan, alam mong kasalanan, ang tagal-tagal na, hindi mo malang itinataboy, inaalagaan mo pa. Nagiging bagyo yun sa loob ng puso. Kasi hindi bagay yun na nasa loob ng ating puso, dapat alisin. So, ano ang tinutumbok natin lahat, mga kapatid? Kung madali kayong maligalig, madaling magulo, madaling matakot ng storms outside, nakakabalita lang kayo sa dyaryo, nadinig nyo sa TV, sa radyo, takot na kayo agad. Yung storm outside, ang daling pumasok, may kakampihan sa loob. Dapat bunutin. Tulad kay Mary Magdalene, pinaalis yun, eh. Yung possess ng legions, pinaalis yun. So, paalisin nyo rin yung nakatira sa inyo. Hindi siya bagay dyan. Ano ba yon? Jealousy, envy, doubt, guilt, anger, bitterness, or sin? Ang sin! Ang simple-simple naman ang solusyon dyan. Confess. Ngayon, hindi lang basta, oh Lord, as usual, nagkasala po uli ako. Good night. Hindi ganong klaseng confession bago kayo matulog. Yung talagang inaamin mong mali ka, tinatanggap mong kamalian, at talagang pinapa sa Diyos mo yun, humingi ka ng tawad at merong kang desisyon
na sa abot na iyong makakaya, hindi mo nababalikan. Ngayon, nabalik-balikan mo na naman dahil mahina ka, hingi ka uli ng tawad. Kasi hindi ka naman talaga perfect. Kaya sabi sa 1 John 1:9, He is faithful and just and will forgive us. No? Mabait ang Panginoon. Huwag lang nating inaabuso kasi ikaw din ang gagawa ating imbento ng sarili mong bagyo na naman. Confess. Seek forgiveness. Isa pang natitrace natin sa mga tao may mga psychological and psychiatric problems madalas, alam nila may atraso sila pero hindi sila humihingi ng tawad. May pride involved. Hindi nila inaamin ang pagkakamali, hindi nila hinihingi ng tawad, nagkakaroon ng bagyo sa loob. Madali ito naman silang guluhin. So forgive, seek forgiveness. Paulit-ulit lang yan. Bakit kailangan ulit-ulitin? Eh kasi hindi naman natin yata naaalala lagi. Nagtatanim ka pa rin ng sama ng loob, nag-iingat ka pa rin ng mga ganyan, eh, ikaw ang naapektuhan yan. Forgive. And how do you forgive? You should have less and less of self-righteousness. Most of the unforgiving spirit comes from self-righteousness. Dapat ganito, alam ko ang tama, hindi niya ginagawa yung tama, yung may self-promotion. Pero pag inunawa natin yung kapwa, eh kasi ganito naman siya, kasi ganito naman siya, kaya niya nagawa yun, dumadali ang magpatawad. Less judgmentalism. So love others, but very importantly, love yourself. Hindi yan masama. Sabi ni Lord, love your neighbor as you love yourself. Ibig sabihin, alam ni Lord, you must love yourself. And the way that you love yourself, love others. Masama lang, love yourself at yourself only. Marami rin mga tao, hindi tahimik ang loob because they don't love themselves. Paano mo malalaman na hindi mo mahal ang sarili mo? Wala ka nang ginawa kundi ikumpara ang ilong mo sa iba at tapos laitin mo yung sarili, hindi mo mahal ang ilong mo. Diba? E ano ngayon kung nakatingala ang ilong mo at nakakakolekta ka ng tubig pag umuulan? Mabuti nga, may tabo kang daladala kahit saan. Yung mga tao hindi mahal ang sarili, hindi matanggap ang buhok nila kulot. Pamisa-misa siguro, gusto mong maiba ng style, ipatuwid. Pero kung talaga mong nakakalbo ka na sa laki ng chemical na nilalagay mo dyan para lang tumuwid, mahalin mo yung pagkakulot mo. Kung hindi ka magmamahal sa kulot mong buhok, sinang inaasahan mo magmamahal yan? Hindi mo mahal ang malaki mong paa, anong gagawin mo? Ang laki talaga ng paa mo, mabuti nga yung mahirap ka matumba. Diba? Ang dami nating dapat mahalin sa sarili. Pag hindi mo minahan ang sarili mo, mababa ang pagtingin mo sa sarili mo, inggit ka sa iba, bitterness yan. Diba? Ang noo mo halimbawa, pagkatambok-tambok, pwede mabuti nga, para madali kang makita mula sa malayo. Anong gagawin mo? Papipipipiin mo yung bungo mo para mawala yung utak mo doon. Kaya kung ano-ano tuloy nangyayari sa mga tao, I am not against, at hindi naman tayo against yung konting enhancement, improvement dyan, but there's a basic thing about you that you have to learn to love. Because whether you like it or not, God loves you. And you are not a mistake. Dahil ang lahat ng creation ng Diyos, tama. Kung isa lang, you measure yourself against the wicked standards of the world. Nagmumukha ka tuloy kulang. Enhance, pero may mga bagay na tinatanggap at minamahal. Pag kasi meron kang healthy na pagmamahal sa iyong sarili, doon ka lang matututo mag-appreciate sa iba. Minsan, kaya ka pintasera kasi ikaw man sa sarili mo, hindi ka masaya sa iyong sarili. We pretend that we are better just so that we can stand taller than other people. Marami tayong sakit sa loob. Marami tayong storm sa loob. At yan ang gustong bunutin ng Panginoon. Strengthen your faith. And even if there's a storm outside, with Christ in your vessel, you can smile at the storm. Diba? Yan nga yung lagi nating kasabihan, you can smile at the storm. Ay, may bagyo pala. Eh ano? Nandito naman si Lord. Diba? Malaking insulto naman sa Panginoon yung takot na takot ka eh. Andun nga siya, katabi mo. So just stay on board, be at peace, rest, and enjoy the journey. Isang project na dapat natin gawin, mga kapatid, buuin ang loob. Huwag hati. Madaling masira, matakot, magulo ang isang taong hati ang loob. Halimbawa, ano ba talaga yung gusto mong gawin sa buhay at ano bang ginagawa mo talaga ngayon sa buhay? Paliitin mo yung pagkakaiba niya. Narrow the gap between what you like and what you do. Between who you are and who you pretend to be. Narrow the gap. Habang nagiging buo ka, nagiging isa ka, tumitibay ka, hindi ka hati. Kahit anong mangyari, matibay ka. Dapat project, isang loob.
Hindi lahat ng tao privileged to be what they want to be, but move towards narrowing the gap between your reality and your fantasy or your lie. Project, patahimikin ang load. Palayasin nyo lahat ng nagpapagulo sa inyong isip. Hindi sila dapat nandyan. And project, malinis na kalooban. Ano man ang tinatanggihan ng inyong budhi, bakit nyo pinipilit ang sarili nyong tanggapin? Whatever your conscience rejects, do not entertain. Reject. So that you and your conscience will be one. Because there is no one more lost or more weak than a person who does not agree with his own conscience. Than a person who is judged by his own conscience. Kaya kailangan magkaisa yon. Ang bunga ng ito, pagbuo ang loob, isang loob, tahimik ang loob, malinis ang kalooban, serenity. In spite of the storms. Remember, peace is not the absence of storms. It is the presence of Jesus in your heart. It is the presence of God in your vessel. Panginoon namin Diyos, salamat sapagkat kayo ay nasa amin na. At kung wala man ngayon ay isang imbitasyon, Panginoon, na sincere, nakikisa kayo at pumapasok kayo sa aming puso. Nakikisa kayo sa aming espiritu. Turuan niyo kami, Panginoon, na kilalanin ko anong pampagulo sa buhay namin. Ano yung mga storms sa loob na dapat palayasin para tumahimik kami at kahit may storm sa labas, payapa pa rin kami. Panginoon, turuan mo kami na maging malinaw ang pag-iisip. Bunutin namin, Lord, yung mga nagpapagulo sa buhay namin. Tanggapin namin lang yung kapayapaan and let us enjoy the travel and the journey in spite of the storms. Magbulay-bulay na yung mga kapatid. Bago kayo tumayo, bago tayo lumisan sa lugar na ito, identify the needless storms that you harbor inside your heart and leave them here at the feet of Jesus. Isuko natin, paalisin, tumanggap tayo ng isang brand new attitude. Kung maganda na dating attitude natin, we still not perfect. We can still improve. So improve. At nasa ganon, we can grow from glory to glory and we can enjoy God more. In silence, speak with God and let God speak to you.